A wonderful night to each and every one of us. So, tulad po ng dati, tayo po ngayon ay meron na naman pong mahalagang pag-uusapan. Ang pag-uusapan natin, yan mga nakikita po ninyo sa larawan, tungkol po sa kalangitan. Sa larawan pong yan, nakikita po ninyo yung best way ng tao para i-interpret niya ang langit sa kanyang sariling interpretation through paintings, no? Or through painting it sa isang pwedeng sa coupon ban o pwedeng sa isang malaking yung talagang pinagpipintahan na board para maipresent niya yung kanyang perception ng kalangitan ayon sa kanyang sariling isipan. Okay. But, what? Amis na sabi ang Bible tungkol sa kalangitan. Ngayon, kung magtatanong kayo sa akin o kung kanino mang o kung sino mang nangangaral ng salita ng Panginoon, no? Ano bang itsura ng langit? Walang makakasagot ng sakto. Pero merong mga binabanggit sa Bible, especially sa Book of Revelations, na yung gold, ito po ay ating, you know, pag nasa langit po tayo, ito po ay atin laman pong lalakaran. So it means ito ay isang bagay na parang ordinary lang sa langit. Amen? Yung bagay na pinahahalagahan dito sa lupa, yung bagay na talagang pinupurso dito sa lupa, doon sa langit tatapakan lang ng nating mga believers ni Lord Jesus. And that's something na napakaganda dahil pinapakita po niyan yung mga pinapahalaga ng mundo ay sa langit ay wala nang halaga. Amen? Parang nasa floor na lang siya, aapakan lang po natin. And thank you Jesus for that. Okay. Ngayon, wala po talagang eksaktong itsura ang kalangitan na pwedeng ma-describe. Even si Paul, nakapunta po ng kalangitan pero hindi po siya allowed na sabihin yung mga nakita niya. Diba sabi niya, I knew a man some 14 years ago nakapunta sa langit pero hindi allowed. Hindi siya allowed na sabihin kung ano yung kanyang mga nakita roon sapagkat napaka-glorious po ng mga bagay na doon. O pumanood ka sa YouTube ng mga pelikula tungkol sa heaven, okay, they can present you a video regarding heaven, yung best interpretation na pwedeng gawin ng tao, pwede nilang i-present. Pero yung masasabi mong ito yung saktong kalangitan, ito yung itsura ng langit, no, hindi mo masasabi yun. Ang alam lang po natin, meron pong talata sa Bible. Okay? Kung ready na po kayo, nandito po ito sa 1 Korinto, Kabanata 2, Versikulo 9. 1 Korinto, Kabanata 2, or should I say? Okay, Kabanata 2, Versikulo 9. Ito po siya. The best pong salin ng Tagalog. Sa English kasi, maganda rin, pero nakukulangan ako. Mas maganda po sa Tagalog, nakasalin siya. Salin ng magandang balita, Biblia, Tagalog. Okay, ito. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Walang iibig sa Panginoong Hesukristo kung hindi siya saved or kung hindi siya ligtas. Sa madaling salita, walang pwedeng umibig sa Panginoong Hesukristo kung hindi siya believer ni Jesus. Amen. So, yung mga pinaghandaan ng Panginoon ng kagandahan ng kalangitan, yung mga bagay na hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, ni sumasagi man sa isip ng tao, ito yung mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya through His Son, the Lord Jesus Christ. So si Jesus Christ po ang pinakabasihan po natin para makapunta po tayo sa langit. Okay? Marami po mga kasabihan ngayon, lalo na sa mga pelikula, nasabihin, o kaya magpapakabait ka para makapunta ka ng langit. Alam niyo po ba, sa 100%, ang nagsasabi po niya ay 70%. Ibig sabihin, 30% lang yung nakakaalam
kung ano yung tamang at tumpak na daan patungo sa langit. Amen? Mas marami ang daan sa distraction, ika nga. Kaya sabi nila, magpapakabait ka para makapunta ka ng langit. It means your effort ay na magdadalaro sa iyo sa langit. So, isa po yung malaking kamalian. Sapagkat, ang tanging makapagdadala sa atin sa langit ay ang pananampalataya lamang natin doon sa tinapos na gawain ng Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Amen? So, hindi pa nakikita ng mga mata, ha? Kahit kaninong mata, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tinga na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. So, walang direktor ang pwedeng gumawa ng isang pelikula na masasabing kahalintulad ng kalangitan. Wala po. Iwas din kayo doon sa mga nagsasabing nanggaling na raw sila sa langit tapos binabalita nila rito na buhay silang muli. Isa lang po ang umakyat sa langit tapos bumaba. Amen? Tapos umakyat ulit ang Panginoong Hesukristo. Or should I say, galing sa langit, bumaba at umakyat ulit. Ang Panginoong Hesukristo lang yun. Wala na pong iba. Pag namatay ang tao ngayon, punta agad siya doon sa Hades kung siya ay unbeliever at pupunta siya doon sa heaven ngayon, na nandoon yung heaven na yan ngayon kung siya ay believer. So, iyan po ang tanging masasabi ko po sa ngayon sapagkat napakalalim pong doktrina nito. Since lahat naman po tayo bilang believers, nananabik po tayo sa itsura ng kalangitan. Alam po natin yan. Pero alam po ninyo, kahit nananabik po tayo, hindi po natin pwedeng tarukin ng ating limitadong kaisipan yan. Dahil tayo po ay, ano po, finite lamang. Ang Panginoong Hesus, infinite God siya. So, napakalalim po talaga niya. Okay? So, I hope nakapagbigay ako ng linaw dito sa usapin na ito para po hindi tayo maililigaw ng mga nagsasabing namatay na tapos pumunta ng impyerno, pumunta ng langit, tapos ngayon binabalitan na rito yung mga vision. Mag-iingat po tayo dyan. Go biblical. Go biblically. Think biblically. Do it biblically. Huwag po yung kung kani-kanino tayo naniniwala. Amen? Sapagkat kung nakita nila ang langit, sasabihin niya, gano'n ang itsura ng langit, makokontra po ito yung verse sa 1 Corinthians 2:9. At mas naniniwala po ako sa Bible kesa sa salita ng mga taong iyon. Ngayong alam mo na wala nakababatid kung gaano kaganda ang kalangitan, dahil ang kalangitan ay perfect place para sa mga believers na katulad natin. Naniniwala ako na nagustuhan mo ito at nananabik ka na makapakinig pa ng maraming content dito sa YouTube na katulad po nito. Kaya kung ganun ang iyong hangarin at iyong puso, inaanyahan kita mag-subscribe. Click mo ang notification bell para ma-update ka ng YouTube kung meron tayong bago mga videos. And then, mag-comment po kayo. Let me know your thoughts regarding sa napag-usapan natin yun tungkol sa kalangitan. Thanks pong muli, and Jesus truly loves us all.